isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Brother Jack ng Covenant Global Church ng Nasugbu. Narito ako upang magbahagi sa inyo ng konting kalaman patungkol lamang po sa ating Panginoon. May dalawa tayong topic na pag-aaralan ngayon mga kapatid. Ina itungkol sa pag-grow o paglago at pagiging rooted sa ating Panginoon. Ngayon, paano nga ba tayo lalago o go-grow bilang isang Kristiyano? Mga simpleng gawain lang po, sal ka palagi, tanggapin mo ang ating Panginoon as your Lord Savior, pasakop ka sa Kanya. At syempre, pag-aralan mo ang Kanyang mga salita, meditate mo mga pangako ng Panginoon day and night. Sa ganyang paraan, doon ka lalago at doon ka go-grow. Ngayon, meron ako dito ang ito, pagpalagay na lang po natin ay sa itong paso, lupa, at syempre, ito, binhi. Gagawin natin yung tamang way ng pagtatanim. Siyempre, didiligan natin ito. Ngayon, alam naman po nating lahat na ginawa ko yung tamang way ng pagtatanim. Ngunit, kahit gano'n tayo katagal maghintay ngayong araw, alam nating lahat na hindi agad-agad ito tutubo o hindi agad-agad ito mag-grow. Siguro, sa patuloy na pagdidilig natin dito araw-araw, siguro, sa isang linggo, itubo na ito kahit papaano. Sa isang buwan, malaki na ito. Sa isang taon, paniguradong nag-grow na ito at namumunga na ito. Dapat, ganun din tayo mga Kristiyano. Patuloy natin diligan ang ating sarili, spiritually, sa patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at pagdarasal sa Kanya. At ngayon, katulad ko, isa akong Kristiyano na sabihin na natin, hindi ako kagaling magsalita, katulad ng iba, pero huwag niyo akong i-judge dahil alam kong ginagamit ako ng Panginoon sa gawang ito. Tulad ko, pinaprocess pa ako ng Panginoon sa gawain ito. So patuloy na pag-share ko, dito ako magsisimulang lumago. Ngayon, pumunta naman tayo sa pagiging rooted sa ating Panginoon. Paano nga ba pag sinabing rooted? Pag sinabing rooted, ito yung pagiging attach mo sa isang bagay. Tulad ditong isang halamang ito, rooted siya sa pusong ito, rooted siya sa lupang ito. Meron pa ako ditong isang halaman na wala siyang ugat, putol siya, wala siyang ugat. Ngayon, ayan, tusok na din. Ayan, yung dalawang halaman na yan, alam natin sa dalawang ito, kung alin sa kanilang dalawa ang mas magtatagal. Alam naman natin na mas magtatagal itong halaman ito dahil rooted siya sa pasong ito, sa lupang ito. Dahil may ugat siya, mas matibay siya, at hindi siya agad mamamatay. Hindi katulad dito ng isang halamang ito, siguro bukas, sa isang araw, patay na ito, tuyo na itong halamang ito dahil wala siyang ugat, wala siyang pinagkukuhanan ng lakas. Ngayon, dapat tayong mga Kristiyano, tumulad tayo sa isang halamang ito. Dapat rooted tayo sa ating Panginoon. Dapat patuloy tayong nag-aaral, patuloy tayong nagdanalangin sa Kanya, dahil sa patuloy na pag-aaral natin, sa patuloy na paglalim natin sa ating Panginoon, mas lumalakas, mas tumitibay ang pagkapit natin sa Kanya, at doon sa gayong paraan, mas nagiging rooted tayo sa ating Panginoon. Di katulad itong isang halamang ito, na hindi siya rooted dito, sa lupang ito, madali siyang mamamatay. Hindi siya makakabangon kung may problema mang dumaan, pagsubok na dumaan, madali siyang magigiba. At kahit anong mangyari, kapag rooted ka sa ating Panginoon, hindi ka maaagaw ng kaaway. Tulad dito ng isang halaman nito. Ngayon, kung gusto mong magpasakop sa ating Panginoon, alam naman natin kung paano tayo magiging rooted at paano tayo lalago. Kung gusto mong pasakop sa ating Panginoon, rapat lamang na manalangin tayo ng ganito.